Ayan, kumusta? Kumusta yung trabaho mo dito? Okay lang naman. Hello, sino po nga? Kahit pa paano, mabait din naman ang amo ko dito. Kumusta ang stay mo dito? Okay naman, naka 11 months na ako dito, pero kahit homesick, kaya pa rin. Kano naman talaga. Thumbs up for you. Okay, salamat. Salamat. Ikaw? Ano yun? Ikaw ka ba yan? Ilang buwan ka na dito? Ilang buwan? Oo, wag ka muna kumantra, bida. Mag-2 months. Diba, pangalawang balik mo na? Oo. Oo. Pero kumusta naman yung stay mo sa boss mo ngayon? Alam mo yan, ang bait ng amo ko. Tama. Diba? Ganyan tayo mga OFW. Minsan siniswerte. Meron din namang mga OFW na hindi siniswerte. Pero mas laki pa rin tayo na nakapag... napunta tayo sa magandang amo. Oh. Ikaw, sa pinakamagandang dilag, kumusta ka? Sayaw eh. Walang pambato namin talaga. Oh, sayaw lang natin ang mga problema. Ikaw, Bes, anong experience mo as an OFW? Anong ma-share mo sa kanila? Marami po akong naging boyfriend, Bes. Wag ganyan, Bes. Wag laglagan. Anong naging marami sa iyo, Bes? Marami po akong naging karanasan dito po sa abroad. Oh, share mo, Bes, sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad. Kung sa lahat ng gusto mag-abroad, ano mo advice mo? Oo. Pero magpakabait sila sa maging amo nila. Good. Sa mga anak ng amo. Oo. Siyempre, mga mabait din ang mga amo. Gusto naman saka yung mga anak. Ala, grabe tong isa. Huwag muna. Seryosong usapan to. Sige. Sige, tas ano may advice mo sa mga nagbabalak na mag-a-apply patungo dito sa ano? Mabuti naman kung may balak silang mag-abroad. Pero sana pabutihin nila yung ano nila, yung mga trabaho nila. Kung sakaling nandito na sila sa mga amo nila. Yun po. Salamat. Salamat ka ba? Thank you, Mom. Oo, ikaw? Ako naman. Malapit ka na umuwi, di ba? Ay, hindi pa. 1 year and 1 month pa. Okay. Kailangan pa magtiisan. Oo, di ba? Kaya-kaya yun. Oo. Tagal-tagal pa. Mm-mm. Ganyan naman tayo mga OFW. Pero masaya naman. Aside sa hirap, meron naman tayong masayang karanasan. Tama. Di ba? Hindi. Mm-mm. Kumbaga, sa mga nagbabalak na mag-OFW, tayo yung mga halimbawa kung paano gawin yung buhay OFW na walang homesick, di ba? Yung iba, naglalalaslas, yung iba, kung ano-anong ginagawa, di ba? Pero, dasal. Number one, yung unang gawin. Pagdadasal, yes. Pagsitiis, pagtsatsaka. Mm-mm. Tapos, anong masasabi nyo dun sa mga pamilya natin sa Pilipinas? Ay, nanami-miss na naman kami. Aside sa nami-miss, yung pera, Paano gawin yung pera? Tipid-tipid lang pa kwenta. Kailangan din natin magtiis para din sa kanila. Para miss din kayo. Kasi miss na miss namin kayo. Pero, naninigas na ako sa lamig. Hala? Oo. Diba, ganito sa Riyadh. Malamig ngayon sa Riyadh. Pero sa para sa mga pamilya namin. Oo. Salamat sa mga advice, kabayan, mga bestie. Salamat. So, thank you for your time. See you next time. We're going to inspire the other OFW. Okay. Soon and soon. Thank you. Bye. Have a good night. Bye, kabayan.